Nagpaliwanag naman po ang State Weather Bureau na PAGASA matapos nasisihin ni Senator Aimee Marcos ang ahensya sa kakulangan umano nito na maagang paglalabas ng warnings na nagresulta sa pagkasawi ng 150 katao sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Christine sa ating bansa. Ayon kay PAGASA Deputy Administrator for Research and Development Marcelino Villafuerte II, kanilang tinatanggap ang naging pahayag ng Senadora bilang constructive criticism at ginagawa na anya nila ang kanilang makakaya para mapahusay pa ang kanilang mga serbisyo at makapagbigay ng mas maayos na impormasyon sa publiko. Subalit, iginiit din ni Villafuerte na maaga pa lamang 2 linggo bago pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang posibleng bagyo ay ipinapaalam na nila ito sa publiko. Maliban pa rito ay isinasama din ng ahensya ang weather advisory para sa inaasahang pag-ulan na maaaring magdulot naman ng pagbaha o pagguho ng lupa sa mga lugar. Kaugnay niya, narito pang karagdagang pahayag ni PAGASA Deputy Administrator for Research and Development Marcelino Villafuerte. Well, actually, for comments like those, no, nagpapasalamat kami. We consider them as constructive criticism, and we are doing our best, no, to further enhance our services and provide better information to the public. But we are currently addressing that. Actually, as early as in the few months back, no, we even added additional products na upang nasa ganun nga ay mas ma-improve natin yung services natin. Ano? Una, yung ating tropical cyclone threat potential forecast. As early as 2 weeks before pa mangyaring event, we are already informing the public that there's a potential, for example, that a tropical cyclone could enter or develop within the Philippine Area of Responsibility. Aside from that, yung ating weather advisory, ano, pertaining nga dun sa ulan, na maaaring dulot, no, ng ating halimbawa kapag may bagyo, even though walang wind signals sa isang lugar, ay merong possibility na makaranas sila ng malakas na ulan, ito po ay ini-include natin sa ating weather forecast, no, yung mga impormasyon na yon. Aling mga lugar ba yung maaaring makaranas ng malakas na pag-ulan at maaaring makadulot ng pagbaha o pagguho ng lupa sa kanilang mga lugar. And those are among the initiatives currently, but we are, of course, we welcome any other suggestions, no, pertaining dun sa ating mga services. And hopefully, we can provide better information, particularly dun sa mga communities that are going to be affected, if ever. Nga pong sinabi ni Senator Aimee Marcos noong Linggo na kung nasabihan lang umano ng maayos ng PAGASA ng ang mga lokal na pamahalaan sa lakas ng mga pag-ulang dala ng bagyo, nakalikasan na anya na maaga at hindi namatay ang napakaraming individual. Samantala, maliban naman sa mga nasawi sa kalamidad, pumalo na sa 143 katao ang naitalang nasugatan habang may 2 katao pa ang napaulat na nawawala. Base na rin po yan sa datos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nitong araw ng Lunes.